Hello, welcome back to my channel. Ako na naman. Alam niyo, sobrang pinagpapawisan ako. Alam niyo kung bakit? Meron kasi akong ginawang kababalaghan, no? At syempre, 'di ba? Pag meron tayong ginawang kababalaghan, ay pagpapawisan talaga tayo, no? Ano, ang ginawa kong kababalaghan ay nag-exercise po ako. Kasi parang feeling ko gusto kong mag-exercise, no? Mga simple lang naman na mga moves, no? Mga stretching lang naman, tapos bending-bending, mga ganun, no? Yun lang ang alam kong exercise. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kaligayan. Kung hindi pa ka po nakapag-subscribe sa aking channel, ay pindutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga sumunod na mga videos ko, no? Lalo-lalo na pag nandun na ako sa Pilipinas, talagang marami kayong mapapanood ng mga exciting na mga videos ko, no? Pasensya na kayo dito kasi dito lang ako sa loob ng kwarto. Alam niyo, napapansin ninyo yung mata ko, hindi yan eye bag. At ito, yung dahilan kung bakit gusto kong magkwento sa inyo, no? Bakit namamaga yung mata ko. Kasi pagkagising ko kaninang umaga, no, pagkatapos kung makapag-send ng mga orders, no, para sa mga supplier ko, ay nanood kasi ako. At ito po talaga yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng eye bag. Kasi naiyak ako. Sino ba naman ang hindi maiyak sa kwento, no, ng isang batang paslit na wala siyang kaalam-alam na namatay na pala ang kanyang nanay? Siyempre, wala siyang idea kasi nga maliit pa siya. Ang akala niya ay natutulog lang ang kanyang nanay sa loob ng kabaong, no? So alam niyo, ito yung binigkas niya talaga na halos lahat ng mga nandun, no, na nakilamay ay napaiyak talaga kasi alam niyo ang sabi ng bata, tumuntong siya sa may upuan, tapos parang tinitigan niya yung nanay niya na parang gusto niyang yakapin sa, at alam niyo ang sabi niya na yun talaga yung nagpaiyak sa akin na, "Mama, bakit hindi ka na natutulog sa tabi ko?" Kasi ilang araw na kasi na nakaburol yung nanay niya, no? At syempre, nagtataka siguro siya na araw-araw niyang nakikita. Sa mga nakalipas na araw ay hindi niya katabi yung nanay niya at nakikita niya yung nanay niya na nasa loob ng kabaong na parang nakatulog lang siya. So, hindi niya napigilan na tinanong sa nanay niya na nasa loob ng kabaong na, "Mama, bakit hindi ka na natutulog sa tabi ko?" At yun talaga yung nakaantig sa damdamin ko. Syempre, ako din ay may anak, no? At syempre, matagal na kaming nagkalayo, is mag-3 years na. At parang naalala ko din na sa 3 taon na yon ay every time na magigising yung anak ko ay wala ako sa tabi niya, pero ang kagandahan kasi sa anak ko ay hindi niya ako hinahanap, no? Ang talagang katabi niya ay si nanay. Kung wala si nanay, talagang hindi siya makatulog. Kasi minsan nung nanganak yung kapatid ko, at syempre si nanay ang nagbantay kasi CS nga yung kapatid ko, ay si tatay lang yung kasama niya sa bahay, pero kinuha siya ng mga pinsan ko para doon sa bahay nila matulog. At alam niyo, hating gabi nagpahatid yung anak ko doon sa bahay ni nanay kasi hindi siya makatulog pagka wala si tatay at saka si nanay. So yun, kung meron na lang si nanay, okay na yun. So parang naantig talaga yung damdamin ko at doon ako napaiyak, no? Syempre, parang naalala ko yung anak ko din na yun nga nasabi ko na every time na pagkagising niya ay wala ako sa tabi niya, no?
Pero ganyan talaga, huwag na tayo masyadong emotional, kasi andito naman ako para sa kanya, para sa kinabukasan niya, 'di ba? So nagtatrabaho naman ako, hindi naman ako pagalagala na malayo sa kanya, 'di ba? At ito ay talagang nakakadurog puso talaga, pati nga yung kapitbahay namin noon na nung nagkaroon ng cancer yung papa niya biglaan, tapos stage 4 na pala. At syempre ang akala nila hindi ganun kabilis, no? Tapos mga isang araw, madaling araw yon, tumawag sila na parang wala na siyang pag-asa. At syempre bago man lang bago man lang mamatay, no, ay makita niya yung anak niya. So nagmamadali silang pumunta para makita niya yung anak niya, kasi bawal doon ang mga bata, 'di ba? Pag nasa hospital ka kasi bawal doon. At syempre malayo pa kasi, inaabot pa ng mahigit isang oras bago mo ma-reach yung hospital na yon. At hindi pa sila nakakalahati, on the way na sila papunta ay nawala na yung tatay niya. Yun, namatay na siya. So hindi na niya nakita yung anak niya na buhay, ay hindi na niya nakita yung anak niya, no, at dahil hindi pa sila nakarating, no. At marami pang mga pangyayari, no, na nakakalungkot para sa mga bata, no. Na talagang kung minsan ay wala silang kamalay-malay na yun na pala, hindi na pala nila mayayakap, hindi na pala nila hindi na pala sila maalagaan ng kanyang ina o kanyang ama, dahil nga hindi nila alam na patay na pala ang kanilang mga magulang, no. Meron pa yung isang kapitbahay namin na talagang maliit pa siya nung namatay yung nanay niya. Tapos habang nagkakaisip, iniisip niya na bakit hindi niya nakikita yung mama niya, no, hanggang sa syempre ipinaliwanag sa kanya na wala na yung mama niya. Okay, yung mga iba naman sinasabi lang na nagtatrabaho sa ibang bansa, no. So yun yung dahilan kung bakit nagganyan yung mata ko, kasi naging sentimental kasi ako umagang umaga. So ang magandang lesson dito ay habang nabubuhay ang mga mahal natin sa buhay, no, ay bigyan natin sila ng halaga. Kasi wala nang silbi na ipakita pa natin ang ating pagmamahal kung patay na po sila. Kasi karamihan kasi sa mga ibang tao, no, saka lang sila sobrang naghihinagpis, no, o kaya'y nagsisisi kung bakit hindi nila naipakita yung pagmamahal nila sa kanilang pumanaw na kamag-anak, o kaya yung mga malalapit sa kanila pagkapatay na ang kanilang mga magulang, o kaya kapatid, o kaya kamag-anak. At parang doon lang sila nagsisisi, tapos umiiyak sila na bakit biglaan na kuminsan gumising ka, sinasabi pa nila na gumising ka. So yun nga, lalong-lalo na sa atin, no, na may mga magulang pa, na mahalin natin ang ating mga magulang, dahil dahilan nga sabi nga nila ang mga magulang ay naaalagaan ang 10 anak, pero yung 10 anak kuminsan hindi naaalagaan yung mga magulang. So marami naman tayong napapanood, 'di ba, na pinapabayaan na lang nila ang kanilang mga magulang, no? At syempre yung pamilya na lang sila nako-focus, na hindi na nila inaasikaso yung kanilang mga magulang, no, na supposed to be ay hindi ganun, no. Meron pa yung isang bata na nung hindi na mapakinabangan yung mga magulang niya, yung mga magulang ng bata ay pinatira nila doon sa kubo, sa may tabi din ng bahay nila. Kasi ang sabi nila, no,
nung tinanong nung bata, bakit doon na nakatira si Lolo, sabi niya. Eh, alam niyo ang sabi ng mga magulang daw, ang mga magulang ay hindi na daw mapakinabangan yung lolo niya. At syempre, madumi daw. At doon na lang daw siya, doon sa labas, manirahan. Yun. Alam niyo ang sagot ng bata, no? Pag kayo din ang maging matanda, nakagaya ni Lolo, at kung hindi ko din kayo mapakinabangan, ay ganun din ang gagawin ko sa inyo. So alam niyo, parang natakot yung mag-asawa, no, na sa sinabi ng bata, at parang nagising yung kalooban nila, at syempre yung sinabi ng bata na ganun din ang gagawin sa kanila, no. So yun lang yung message ko sa inyo, no, na kahit sino, no, kahit pinapakitaan pa tayo ng hindi mabuti, no, hangga't kaya natin ay pakitaan natin sila ng mabuti, upang sa ganoon ay wala tayong pagsisisihan, kasi ang buhay ay hindi natin hawak ang ating buhay. Anytime ay pwede nating mawala, o tayo ang mawala sa dito sa mundong ibabaw. So yun lang po, and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa akin. Ang saya kasi kahit ano pa yung mga pangyayari, yung mga paninira ng mga kapwa ko vlogger o kay mga bashers sa akin, ay nandyan kayo lagi at nasumusuporta sa akin. Maraming salamat, kasi malapit na tayong mag 100,000 subscribers, no. At thank you so much po sa inyo. So sa susunod na naman, no, wala kasi ako masyadong naihahanda ng mga videos sa no sa mga nakalipas, kasi marami po kaming ginagawa, ano, kasi malapit na kasing ikasal yung alaga ko, kaya ang dami naming ginagawa, no, lalong-lalo na sa paghahanda, sa paglilinis ng bahay, kasi mga iba-iba kasi yung mga pumupunta dito sa bahay nila. Hindi ko maintindihan, hindi naman kasi ako nagtatanong, no. Kuminsan bigla-bigla na lang kaming may mga bisita, kuminsan puro lalaki, kuminsan puro babae. So hindi ko talaga maintindihan. Ayoko naman yung palatanong sa amo ko, no. Basta sinabi niya na meron kaming bisita, yun, sobra kaming busy, maglinis, magprepare kung ano-ano lang. So ganun talaga, no. Pero tis-tis lang, malapit na akong uuwi, no, if God permit, no. Makakapagpahinga na rin ako kasi 3 years na akong hindi naka-uwi. So God bless po sa ating lahat. Bye.